Mga Mark, mga Parko, Peke, good morning everyone. This is the Sunday morning here at the Philippines, so January 15. So ngayon po, ngayon magagana po ang Miss Universe 2022. Okay, ngayon po ay 2023, so na masyado pong na-adjust yung month po ng pag-celebrate ng Miss Universe 2022. So ngayon, samahan niyo ako guys. Ayan, nakita niyo sa TV. Sa TV tayo manood ng live. Sana naman maganda yung pagiging live nila ngayon ng YouTube sa Miss Universe para naman hindi nakaka-MBR na kasi excited na ako guys. So nagluto pa guys ako ng spaghetti para habang nanonood ay kumakain ng spaghetti para naman kahit na tayo busy-busy sa panonood ay hindi tayo magugutom. So yun guys, samahan niyo ako at tayong lahat ay magbubunyi. Suporta natin ang ating represent Chatsim sa Miss Universe. Walang iba kundi si Miss Celeste Cortesi. Good luck to you! So, yung mga kinay at mga Marikong Peke, huwag muna tayo magbabash kung ano man yung nakikita natin. Kung ano man yung performance na meron yung ating kandidata, sana supportahan na lang natin. Huwag natin i-bash kasi nga, isa yun sa mga nakakasira sa ating kandidata. So, please support po sa ating si Miss Celeste Cortesi. Ibibigay niya lahat yan. Yan the best-best niya ngayon. Ako yun lang. Good luck sa iyo. Sa lahat po ng Celeste team, good luck sa inyong lahat and also sa ating kandidata. Pray-pray lang ng atin dapat natin ipinababaon sa ating kandidata. So yun lang. May matutunghaya na po natin Miss Universe 2022! Bye-bye muna mga guys. At ako muna ipiprepare ko yung kakainin namin ng spaghetti. Diyan lang kayo. Tayo magsama-samang manuungod at tunghayam ang laban ni Miss Celeste Cortesi. Bye-bye! Guys, bakit wala pa? Alas 9 pasado na. Ano ba ito? Hintay ako ng hintay. Wait ako ng wait. Puro na lang ano, commercial siya. Anong oras na? 9:10 a.m. So yun lang mga kineme, ag-ala ko nga pong gumising. Lahat ng gawain bahay ginawa ko na. Nagluto na ako, naglaba na ako. Ay lahat na, so para lang makapanood ng Miss Universe. Talaga, Diyos ko, alam nyo mo naman ang bansang Pilipinas. Talaga number one fan niya ng Miss Universe. So talagang parang daig pa ang ano, ang proklamasyon ng presidente, di ba? So pagdating sa Miss Universe ay ganun po katodos support ang mga Pilipino. Kaya nga lang po, di po talaga may iwasan yung iba. Talaga nang babash, binabash nila. Nobody's perfect nga po. Kung ano yung hindi naman nila i-present yung kung pangit eh. Di ba? So hindi naman nila dadalhin yung doon. Ilalaban sa Miss Universe kung pangit yung kanilang costume. So pray na lang tayo. Huwag natin i-bash yung ating kandidata o yung lahat ng ating mga kandidata sa Miss Universe. Kasi hindi biro po ang lumaban sa isang international pageant. Lalo na siya yung pinaka talagang prestigious pageant sa international. Siya talaga yung kinakaabang-abangan. So dapat tayo ay behave-behave lang tayo at sumuportan lang tayo sa kanya. Kung ano man po ang kalalabasan ng ating ngayong mamaya, ay pagdasal na lang po natin. Tanggapin na lang na po natin kung ano po yung kalalabasan. So yun, sama-sama tayo mga mga at mga pare kong peke sa ating sa journey. Samahan natin sa journey sa ang ating minamahal na si Celeste Cortesi. Sa laban niya, maya-maya at magaganap na. At matutunghaya natin, siguro Diyos ko, kakabog-kabog ang ating mga puso. At kakabahan na naman tayo talaga namang sigurado marami na naman po magwawala ang mga misosology dyan, mga kabaklaan dyan. Sigurado mawawala. Pagkatapos sa Miss Universe, lahat wala ng boses, di ba? So siguro na naman laman na naman ang social media lahat ng ang Miss Universe, di ba? So yun lang, mga pare kong peke, samahan niyo muna. So ayan, kahit ako nag-iisa lang, nakita nyo ako lang dito. Wala akong kasama. Ako lang yun guys. So ako lang kasi mahilig sa Miss Universe dito sa bahay. So isa lang ako dito kasi nga, kasama ko puro mga bata, di ba? So puro mga bata sila. So ako lang talaga mag-iisa. Kaya wala akong kaagaw sa panlukod. Kaya mag-iisa lang akong titili. So mamaya yung kaibigan ko siguro magigising na o lalabas para ito kasi yung kaibigan ko. So makikisigaw din siya. Mahilig din sa Miss Universe yun, kaya nga lang ay nasa loob pa siya. Gusto niya kasi, pag lalabas siya yung wedding, ako rin kanina pa ako naghihintay. Excited na excited ako, Diyos ko. More excited ako, Diyos ko. Ako pa yung kinakabahan at excited kaysa dun kay Miss Celeste Cortesi. Yun lang. Guys, bakit ganun? Start na eh. Kaya lang yung live namin, parang may nakalagay sa gitnang ganun. Parang may picture na nakalagay, hindi matanggal. Kaya na pa pala nagsisimula. Ayos ko. Doon ako nag-focus sa ibang live. Yung pala kayo pala nag-late. Yung isa ko, pero dito yung late yan. Ano ba yan? Oh. Yan na nga yun. Yan na nga.
Ano ba yan? Kala ko Diyos ko, guys. Kala ko ready na. Oh. Iba pala yan. So, wala sa YouTube kami. Diyos ko, naiinis ako. Kayo pa kalap yung pala doon na, guys, sa TV5. So, ngayon, nagkaroon kami ng channel. Yung aming cable. Buti na may signal yung aming cable ngayon. Diyos ko, nandun na pala, guys. For the first time, pumasok po, guys, si Laos sa semifinals. Diyos ko. So, di ba palang, guys, sila tawag. So, may 11 pa. So, wait lang tayo later. So, yun, guys, hindi ko, guys, naabutan. Naiinis ako. Maingay pa. Guys, ako ang kinakabahin ko, naabutan, guys, yung limang tinawag. Pero nakita ko, guys, yung huling-huli pagbukas sa TV. Ang huling-huli na tawag, guys, ay Laos. Diyos ko, may God, kinakabahin ako. Diyos ko, ang nangyayari. Ako ang kinakabahin, guys. Kaya di ko nakita, guys, yung production number nila. So, papanoorin ko na lang yun after. Panoorin ko lang sa YouTube, guys, yan after nila. So, ngayon, ako muna, guys, sa inyo ng tubig. Hindi ako maka... Hindi ako excited. Diyos ko. Kasi ito na, bumalik na ulit. Ayan na, oh, ayan na. Guys, pasok si Japan. Dalawang taon siyang pasok. Hello, I am Dalma Leira, Miss Portugal. Guys, Portugal pala, just so. Nabingi ako kasi siya na. Okay, for everyone, guys, I was bullied growing up. Mm-hmm. I used to use glasses, diba, guys, so watching ako? Not very straight, for long time. Guys, guys, ko pasok sa Peru! My family is a very pasok nice family, and I am very close to my sister. We do everything together. So guys, sa pasok sa Peru, wala pa yung Pilipino. Hindi ko pala, ako natawag ba kanina. Uy, next, guys. Join them to the next round. Peru natawag. Oh my God! Trinidad and Tobago! Woo! Paso! Parang puro mga bago ang kinuha ngayon. Oo, puro mga bago ang kinuha ngayon, guys. Parang di ano. Five more of our top 16 champions. Well, it's an amazing group of women, that is for sure. These fantastic five are now part of the terrific 10. So, anim na lang, guys. Sampo na guys, tawag sa may anim na lang. Oh my God. Oh, di pa nakikita kasi. Sampo na yung tawag, so meron pa tayong anim. So, ang dahil pa guys na yung tawag ng mga malakas. Like for example, is Cresa, Dominican Republic, Brazil, Colombia, Panama, Guatemala, Philippines. Hindi ko kasi guys nakalo guys yung unang 5. Hindi ko napasama na ba si Philippines or si Panama. Hindi ko guys alam. Hindi Asia. Diyos ko. Sabi ko sa iyo. So, may Asia na best. Laos, pumasok nga. Si Laos. Ah, okay. Kasi Diyos by ko, ano sila eh. Diyos ko, my God. Pumasok na guys. Diyos ko. Nainis na to. Si Portugal pumasok guys. Si Peru pumasok guys. Si Trinidad and Tobago pumasok. Ay, si Canada pumasok. Diyos ko. Oh my God, parang lahat yata ng ating mga bet may El Tocuyo, guys. So sana wag naman. Ay, natapos kumasaw! India! Ay! Pumasok si India, guys! Unexpected si India! Pumasok si India, Diyos ko! Papak na lang! Pinapasok nila si India, guys! My aunts and my cousins are still out there working in coffee fields. They're just as dedicated, they're just as talented, but it was just that freedom to choose for myself that's led to me being here and living my dream and them having to live out of circumstances. That is why I feel so passionately about equitable access to education. Because to me, education is the most powerful weapon that can shift and transform the destiny. Still in the running. For the Miss Universe crowd is Venezuela. Oh, malakas si Venezuela, guys. Oh, pumasok. And
Miss Universe Benson. Paslo na lang guys, susakso na lang kasi yung iba. Always been passionate about digital processes and techniques. Ang lalas dyan Thailand, kasi yun ang fashion yata. Thailand is... First rendered all of my designs and then produced them physically. But you only get to produce that on prototypes. And this is just the beginning. In my case, I really feel the responsibility over me, but not only to act in this way, but also then to educate the consumer. And the best way to educate them is by giving the example. Yeah. Si Duda Mel. Ah, Diyos ko. Diyos ko. Ay! Pumasok si Speed! Ay! Pumasok si Speed! Oh my God! You! It's really to cut down on the issue of pollution and domestic violence and human trafficking. I actually teach them sewing classes at a non-profit. And ultimately helps me succeed in life. Alright, this is it. There is only one last spot. Ay! Colombia! Hindi nakapata ko Pilipinas. Sabi ko tapos na. Nakapata ko Colombia ngayon. Wala ang Pilipinas. Wala nga. Colombia yan. Oo. Ay! Wala ang Pilipinas. Wala ang Pilipinas. Lot, wala na. Okay lang guys yun. Eh, na-elto kuyo nga guys ang Philippines. Na-elto kuyo siya. So, okay. Hindi tayo lang din yung pinapasok. Ha? Hindi tayo lang din yung pinapasok. Hindi pinapasok ang Thailand at saka Philippines. Eh, binentalaan talaga nila para lumakas lang yung kanila ng USA. Okay lang yun guys, at together na. So, wala tayo magagawa. Oh my God! That hashtag I do videos. Okay lang, pumasok yung mga hindi unexpected kasi Laos, pinapasok, Canada, pinapasok. Gusto. Sino mo nalang Venezuela? Baka ibinalik ka naman sa Venezuela pag hindi Colombia ang panalo. Right. Alam ko sila yung malakas ang laban eh. Okay lang yung guys. Gusto. India, pumasok din guys. Ngayon lang din pumasok ang Pilipinas, guys. Ngayon lang, sa top 15. Ngayon lang. Malakas ang laban nila. Spain pumasok. Nilibuat, oh. Nilibuat. Laos nga. Naman Laos. Oo, Laos pumasok. O, the first time nila kapasok. Yes. India pumasok. Wala na. Pura sa. We all know the semifinalists, Zuri, Catriona. How's it sound up there? Shit, napasok ang ano. Ay, awag ko sa iyo. GA, that is such an impressive group. Ang bansang Pilipinas, nalulungkot kami, pero okay lang, ganun talaga, hindi ko alam guys kung anong basihan, naiinis ako, ngayon lang guys, kung sino pa guys yung alam yung ready na perfect, na alam mo yun, talagang crown materials, pero hindi talaga nila pinapasok, bakit kaya, at saka in Thailand din, okay lang, saka in Thailand din kasi pinapasok, pero just to guys, hindi ako makapaniwala na baka din ako pumasok si Miss Philippines, so ngayon lungkot na naman ngayon ang Miss Universe Philippines, ayan, hindi na naman sila sigurado mag-ano yan, just ko, ay ligwak na yan, Miss Universe na yan ngayon. So, basta kayo, bahala na kayo. May mga isip na kayo kung gusto nyo i-unfollow or bahala na. Gawin talaga ang buhay. So, kanya-kanya nga kung destiny. Pero hindi ako talaga, okay na sa akin na makapasa sa top 16 eh. Kahit na makapasa sa top 5 or top 3, okay na yun. Iba sa makapasa sa top 16. Ewan ko ba? Yun lang guys. Comment ko lang yun. Diyos ko. Opinion ko lang yun. Guys, nainis ako. Tapos ngayon, pinapasok nila ang Haiti. Ang Trinidad and Tobago. Ewan ko ba guys? Ang Laos at saka ang Canada. So, yun lang. Nalulungkot ako. Ayan na, oh. Si Curacao pumasok. Yung paborito kong Dominican Republic, pumasok din pala. So, yun lang. Wala akong comment na iba. Basta, yun, nalulungkot lang talaga. Mga man!
Sabi ko, Peke, natapos na nga po ang Miss Universe. Diyos ko po, na ano na po, nakoronahan na po ang bagong Miss Universe 2022. So, walang iba, guys. Ang ate, ang Pilipina pa rin. Okay lang, kahit di po nakapasok ang ating Pilipinas. At least, Pilipina pa rin po yung nanalo. From USA, si R. Bonnie. Yes, ang nanay po niya kasi is Pilipina. Ang tatay niya po kasi is American. So, okay lang. So, congratulations pa rin po kay Miss Celeste Cortesi sa kanyang journey sa Miss Universe. And also, congratulations po doon sa top 3. Second runner-ups, Dominican Republic. First runner-ups, Miss Venezuela. And the title is Miss USA. So, yun nga. Nakaranas naman tayo ngayon. Pinaranas po sa atin na yung na napakaganda po ng ating kandidata. Talagang trending na trending siya kahit saan po sulok ng mundo. Ngayon po, ang nangyayari is pinaranas po sa atin kung paano po maging magkaranas na, maging ma-El Tocuyo. So, di ba noong 2016, balikan po natin, way back 2016, napakalakas sa Pilipinas po ginanap, napakalakas po ni Miss Venezuela, pero hindi po siya pumasok sa top 13 yata po yun, di ba? Remember, ako, di ba? So, hindi po siya nakapasok, na El Tocuyo din po siya. So, bali ganyan mga pare kong peke, ganyan pa man, natapos na naman, so babawi na lang tayo next year. Gaganapin po ang Miss Universe ay sa El Salvador next year. Sana naman mas maaga-aga pag January kasi parang hindi ko na may feel na talaga kasi na yung Miss Universe. Kasi ang pagkakalam ko kasi lagi is only December lagi. So masana na tayo kung pabago-bago at least nakuranahan na ulit ang bagong Miss Universe. So yun lang mga marimpeke ko. Dito po natapos ang aking vlog for today. Sana lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan at wala po tayong sama ng loob. Huwag po tayong magtanim ng mga sa asma, sama ng loob or huwag po tayong magbibitaw ng mga masakit na salita kung ano po nangyari sa ating kandidata. So ipagdasal na lang natin na sana yung journey niya meron pa siyang pwede pa naman siya lumaban eh kasi nga bata pa naman siya, 25 years old, meron pa naman siya Miss World, di ba? So napakarami pa niyang pwedeng labanan ni Miss Celeste Cortese. So yun lang mga pare kong peke, nahaba na ang ating usapan at ang ating chikahan. So dyan lang kayo at dito ako, syempre dito ako, nandyan kayo. So yun lang, maraming salamat and God bless everyone and bye-bye. Mwah. Thanks for watching.